i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng aking jigging assist hook na kagaya nito. So, ito yung aking setup na mga ka-angler. Yan. Yan. So, i-share ko sa inyo yung simpleng pamamaraan ko kung paano ko gumawa ng aking jigging assist hook. Alright. So, yung gamit ko mga ka-angler na assist cord ay Sea Hunter na number 30. Yan. At saka yung aking hook na gamit mga ka-angler ay customized hook na pinagawa ko. Ito ay yari sa stainless na number 100. Ah, maganda. Ang ganda ng pagkagawa ng improvised hook na ginagamit ko. Alright. So, ngayon mga ka-angler ay papakita ko na sa inyo kung paano ako gumawa ng aking assist cord sa aking jigging lure. Ito yung mga assist cord. Ito yung setup ng aking jigging lure na ginagamit. So, okay. Let's go. So, mamaraan. Wala nang mga pasikot-sikot pa na gagawin. Okay. So, sana ay may ma-share akong idea sa inyo at ma-i-apply nyo rin mga ka-angler sa inyong pag-jigging. Okay, so una, so dito natin ipapasok mula sa loob yung ating assist cord. Paganyan, yan. So ganyan na yung magiging itsura niya. Yan. And then, i-curve natin mula dito sa labas pa loob. Yan. Then, papasok natin to. Yan. Then, hilahin natin. Ayan, ganyan mga ka-angler. So, ayan. So, ayan yung magiging tsura niya mga ka-angler. Tapos, itong sobra, ibabalik natin ulit. Wala naman sa taas. Ayan, papunta sa ilalim. Okay, so ganyan. Then, papasok natin. Okay. Saka hilahin natin yung dulo. Yan. So ganyan na mga ka-angler magiging mukha niya. Yan. Ganyan na siya. And then ibababa natin to. Yan, ganyan. At itong dulo ay ipapasok natin sa butas ng ating hook mga ka-angler. Yan, ganyan. Okay. Alright. Hilahin natin. So, ganyan na. Yan na yung mukha niya, mga ka-angler. Yan. So, yan na. Tapos, puputulin natin ito mamaya. Itong sobra. Puputulin natin. Kung hindi naman mga ka-angler, estimate nyo na hindi ganun kahaba yung papasok para hindi na tayo puputol at para makatipid din tayo sa ating assist cord kasi medyo talagang may kamahalan yung mga assist cord. Okay. Ayan, ganyan na siya. Yan na yung mukha niya. Tapos, susukatin natin to mga ka-angler. Susukatin natin itong hook na to mga ka-angler ay susukatin natin. Yan, ganyan. Kailangan yung isa ay halos na sa gitna lang ng ating lure. Yan, ganyan. Kung napapansin nyo mga ka-angler, hindi siya pantay yung sa taas na hook natin. Yan. Para kung sakali man na medyo
kapos yung kagat ng isda, bandang ulo or bandang gitna, aabot pa rin yung nakasobra na hook. Yan, abutin pa rin siya. Kaya hindi yan pantay, hindi siya pantay. Ganyan, yan yung style lang na ginagawa ko mga ka-anglab. So ngayon, susukatin natin to kung gaano kahaba yung ating gaano kahaba itong isang hook na to dito, at saka yung susunod na gagamitin natin para hindi masayang yung assist cord natin bago natin siya putulin. So ganyan na, mga ganyan na kahaba, halos nasa gitna siya mga ka-angler, nasa gitna siya ng ating jig. So dyan natin siya putulin. Alright, gagamitan natin siya ng gunting. Ganun pa din yung gagawin natin. Pasok natin dito sa mula sa loob. Ganyan. Yan. And din mula sa labas papasok. Ganyan. Yan. Same way lang kagaya nung sa una. Okay, din medyo hila. Yan. Then sunod, mula naman sa taas, ilalim din, hila ulit dito. Yan, ipit lang na konti. Yan, so okay na yan. Pasok lang ulit natin yung dulo nito sa butas. Siyempre, para mas tumibay mga ka-angler, ay gagamitan natin siya ng glue. Yan, ididikit natin yung glue. So ang gamit ko mga ka-angler ay shoes glue. So ilagay siya natin dito, patakan lang natin mga ka-angler. Yan, okay na yan. Ganun din dito, kunting patak lang mga kaangla kasi madikit naman itong glue na ito. Yan. Okay. So yan na siya. So putulin lang natin ito ng bagya yung dulo. Yan lang, wala na yatang talim ng ating gunting. Kasi tatakpan naman natin yan ng ating string tube. Okay. So ito yung ito naman yung string tube mga ka-angler. Yan. So, susukatin din natin kung gaano kahaba yung itatakip natin na gagamitin bago natin putulin, para matipid din natin yung mga gamit natin, kasi yung mga materials na gagamit, ginagamit talaga sa jigging ay medyo may kamahalan. Ganyan lang haba. Ganun din itong isa. Ayan. Ito na yun. Tapos, papasok lang natin mga ka-angler. So, di natakpan na yung exist na assist cord doon sa dulo ng ating hook. Yan. Iinitin natin para fix siya.
yan. Yan na mga ka-angler. Ganyan na yung magiging mukha ng ating assist hook. Okay. So, tapos, lalagyan na natin siya mga ka-angler ng ating solid ring. So, yung gamit kong solid ring ay Juyang solid ring na mayroon siyang 300 pounds na capacity at 6.0 yung kanyang diameter. So ito yung ginagamit ko mga na solid ring. So ganun din yung gamit yung split ring mga ka-angler. So yan yung gamit yung split ring. Ayan. Ganun din yung capacity nito, 300 pounds. Kagaya din ng solid ring. Okay. So pati lang natin na medyo mahaba lang yung gitna, yung isang hook sa isang sa isa. Para... natin yung ating solid ring. So yan. Yan na yung magiging ito na yun mga ka-angler. Ito na yung mukha ng assist hook na gamit ko. Yan. Ganyan na siya. Ito isa. Yan. Saka yung isa. Nasa gitna lang ng jig. Hindi din naman mag-abot yan. Dalawa na yan. So, yan. Ivana yung gamit na jig natin mga ka-angler. Hindi pa nakakahuli kasi hindi pa ito naihulog. Hindi ko pa nagagamit na i-jig kasi sunod-sunod yung bagyo na dumadaan. Kaya hindi tayo nakakapag-jig. Ngayon mayroon na namang pipito. Kaya wala tayong jigging session. So yun mga ka-angler, yun ang isang yun ang simpleng pamamaraan na paggawa ko ng jigging assist hook sa aking jigging adventure. So sana ay may naishare akong konting kaalaman or ideas sa inyo mga ka-angler para makadagdag sa inyong mga ideya. At sana ay patuloy niyong suportahan yung aking YouTube channel na El Capitan C Adventure. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin yung notification bell para update kayo sa aking mga bagong i-upload na mga video. At kung mayroon kayong comment ay mag-comment lang po kayo sa comment section. Baka may maisagot ako or maitutulong pa akong mga ideya kung meron man po kayong mga katanungan. So hanggang sa muli mga ka-angler, kita-kita po ulit tayo. God bless at maraming salamat po.